Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ito makapaniwala itong si Giselle pagkatapos na itong sumbatan ni Annalyn itong si Giselle na gusto umano nitong ipapatay ni Giselle ang kanyang ina na itong si Lynette sa kadahilanan na ikinagulat naman din ito ni Giselle ang kanyang naririnig galing sa bibig ng kanyang pamangkin kung kaya't agad naman din itong sinagot ni Giselle itong si Annalyn na hinding-hindi umano nito magagawa ni Giselle na ipapaligpit itong si Lynette. At pagkatapos na itong sumbatan ni Annalyn itong si Giselle ay agad naman din itong umalis itong si Annalyn. Ngunit ng pagkaalis nito ni Annalyn ay si Lynette na naman ang dumating at agad naman din itong sinumbatan ni Lynette itong si Giselle kung bakit umano nito gustong tudasin ni Giselle itong si Lynette kung kaya't gulat naman din itong si Giselle sa kanyang naririnig at agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Lynette na parehas umano silang dalawa ni Annalyn dahil sinugod rin umano nito ni Annalyn itong si Giselle at pinagbintangan na si Giselle umano ang may kagagawan at papatay umano nito ni Giselle itong si Lynette kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Giselle itong si Lynette kung naniniwala ba umano ito na kaya umano nito ni Giselle na ipapatay si Lynette at hindi ba umano nito naiisip ni Lynette kung gaano umano sila ka-close ni Giselle at pinapahalagahan umano nito ni Giselle itong si Lynette kung kaya't agad naman din itong naaalala ni Lynette ang kabutihan ni Giselle at dito agad naman din itong nakapagsalita itong si Lynette kung bakit umano nag-text itong si Giselle na makikipagkita umano sa kanya at nang dumating umano itong si Lynette at kasama umano nito ni Lynette ang kanyang anak na itong si Annalyn at nagpaalam lang umano itong si Lynette na magpunta umano ito sa CR ngunit nang pagkabalik nito ni Lynette kung saan nakaupo ang kanyang anak ay wala na doon at nang hanapin nito ni Lynette ay nakikita nito ni Lynette ang kanyang anak na kinaladkad na umano ito ng isang lalaki at mabuti na lamang umano nakatakas itong si Annalyn at sinabi umano nito ni Annalyn na hinahanap umano nito ng tao itong si Lynette dahil gusto umano nitong patayin at wala naman umanong iba ang nakakaalam kung na magkikita silang dalawa ni Giselle kung kaya't ikinagulat naman din ito ni Giselle ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Lynette at agad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Lynette na hindi umano nito hawak ni Giselle ang kanyang phone dahil bigla na lamang umanong sumama ang pakiramdam ni Giselle at iniwan lamang umano nito ni Giselle sa kanyang opisina ang kanyang phone kung kaya't agad naman din itong naaalala ni Giselle na nagmamagandang loob ang kanyang anak na itong si Justin kung kaya't agad naman din itong hinanap ni Giselle itong si Justin at nang magkaharap na silang dalawa ay agad nitong sinumbatan ni Giselle itong si Justin kung ano umano ang ginagawa nito ni Justin sa kanyang cellphone. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.